Mga ka-taxpayer kong minamahal, pag-aralan po natin ang fringe benefit tax. Nagsimula ho ang fringe benefit tax, mga ka-taxpayer kong minamahal, 1998. So, more than 20 years na po siya. Ito ho kasi yung nagiging problem ng ating mga employers. Pag nagpapautang ho sila sa kanilang mga empleyado due to emergency purposes, ay sinasubject po sila ng BIR sa fringe benefit tax. Napakalaki ng fringe benefit tax, almost 47% yung sinoshoulder ng ating mga employers, lalong-lalo na dyan sa Philippine Economic Zone Authority. Yan lagi ho yung tinatarget. So sa araw ho nito, pag-aaralan natin, paano natin maiiwasan ng fringe benefit tax, lalong-lalo na sa mga loans na ipinoprovide ng ating mga employers sa ating mga employee. And next na pag-aaralan din natin ay yung bagong activity ng BIR, yung letter notice investigation. Ipakikita ko sa inyo yung pong kanilang current letter notice of investigation at pag-usapan natin kung anong gagawin natin. At yung pangatlo nating pag-uusapan, mga ka-taxpayer kong minamahal, ay yung pong pagpapublish ng mga pangalan ng taxpayers at yung kanilang mga tax liabilities sa media release ng BIR at sa kanilang website. Abangan po niyan, mga ka-taxpayer, kumahari, at huwag kayong aalis. Mag-uumpisa na ho tayo. So, ang fringe benefit ho, nagsimula ho yan sa Revenue Regulation 3-98. Yan, ito ho yung pinaka-mother na regulation. So, nagkaroon ng konting pagbabago sa rate o rates. Pero, ito pa rin ho yung basic. So, ang pag-uusapan ho natin dito, mga ka-taxpayer kong minamahal, yung pong problema ng mga employer. Because, sa fringe benefit po, gusto ko lang maisip ninyo, yan ho ay chinacharge sa employer. So, dalawa ho yung fringe benefit. Pag yan ay sa rank and file, may withholding tax din yan based on compensation. Withholding tax on compensation. Pag yan naman po ibinigay nyo sa supervisory and higher position, yan po ay subject sa fringe benefit. For example lang, for example, for discussion purposes, ha, nagbigay kayo ng collectively ng 10 million. Ayun. Advances sa inyong empleyado kasi malaking-malaking company kayo eh. So, lalabas yan sa balance sheet ninyo. Yan, sa balance sheet na meron kayong advances. Yan, to employee. Immediately, isa-subject yan ng BIR sa DST. So, pag-usapan ho natin yun. So, bago po natin umpisahan, ang pag-uusap po natin, yung pong may mga problema sa estate. Yan, hindi pa ho natatransfer yung kanilang titulo mula sa mga minamahal nila na yumaon na, departed, kopong-kopong sa lola, sa lolo, sa magulang, nanay, tatay, sa tiya, tiyo, hindi pa natatransfer sa panghalan nila. Dalawang bagay, bakit hindi matransfer? Hindi nila alam kung paano i-transfer kahit meron silang pera. Pangalawa, tawag nito, wala silang pambayad. So, wag ho kayo mag-alala. Kung mag-comment lang ho kayo below, ano ho yung inyong problema, baka ho masolusyonan natin at meron tayo rito mga kaibigang investors na mag-finance ng inyong tax problem. Of course, may kapalit ho yan, baka interesado sila sa portion ng lupa nyo. Or bilin ho yung lupa nyo. So, kontakin nyo lang ho yung mga numbers na nag-a-appear dito sa inyong right upper corner nitong ating video. Okay, for example, mga taxpayer, pinag-uusapan natin dito yung pagbibigay ng loan sa ating mga empleyado. Ito po yung nag-go-govern. Ayan. Interest on loan at less than market rate. Ayun. Ito po yung i-apply sa inyo. So, ang rate is 12%. Of course, ito yung rate na 12%, mga taxpayer, kung minamahal, ay subject ko yan sa downward or upward adjustment. Paki-check nyo lang ho kung ano ho yung existing nilang ginagamit. Now, let us go back to our problem. Sabi natin kanina, meron tayong 10 million na inilabas na loan.
So, kung i-multiply natin yan ng 12%, ayun. So, lumalabas na nagbigay tayo ng benefit sa ating mga empleyado na 1.2 million. Ayun. So, ito po yung itatax ng ating gobyerno, yung 1.2 million na yan. Kasi, kaya tinataxo yan, kinukonsider yan na benefit na binigay nyo kahit wala hong nangyaring actual na binigay kayong cash. Kasi ang binigay ho ninyo, yung advances. E under the law, dapat ho, tumubo yan o ilalagay nyo sa banko. E since binigay nyo sa empleyado nyo, walang tubo. So, na-deprive nyo ngayon yung government, yung BIR, na makakolekta ng buwis. So, tinatax ho yan. Sabi ko nga sa inyo, ang tax niyan is 47%. Yun ho yung existing. So, kung imumultiply ho natin ang 47%, FBT, real tax rate, ayan. So, lalabas ho yung na mga almost 600,000. Sabi na natin na 600,000 para mas madali-daling computein. Ano po? Malaking pera ho yung nawawala. Or, nakakaltas doon mismo sa pondo ng ating employer. Makinig kayo mga employer, 600,000 pesos ang tax liability pag nagpautang ka ng 10 million batay sa RR 3-98. Pakicheck lang ho yung updated. Ano po? So, meron hong solusyon. May solusyon na hindi na kayo maglalabas ng 10 million pesos at hindi pa rin kayo matatax na 600,000 pesos, ang kagandahan at benefit na itong sinasabi ko sa inyo, may mga kausap na ako na tutulong sa inyo para lang mapagbigyan itong mga empleyado nyo na nangungutang. Okay? Wala na ho kayong problema. Hindi na ho maapektuhan ng working capital, pa-capital ninyo para doon kayo kukuha sa working capital ninyo. Eh, pag kinapos yung working capital nyo, uutang kayo sa banko. Pag umutang kayo sa banko, may interest yun. So, additional expenses yan sa employer. May additional expenses na sa employer because of the interest na kailangan niyang bayaran sa banko dahil umutang siya, dahil ipapautang niya sa empleyado niya. At the same time, additional expense din yung pagbabayad ng fringe benefit tax. So, dalawang bukol, dalawang problema yung nangyari. Dahil gusto mo lang tumulong sa ating empleyado. Tulungan natin ang ating empleyado pero sa tamang paraan. Meron ho tayong solusyon yan at kinakausap ko ngayon dito yung aking mga tax specialista. Kausapin natin, maggawa tayo ng program sa bawat employer na makakautang yung kanilang empleyado na hindi naman sila ma-expose sa taxation. Kasi ang fringe benefit tax, hindi sa empleyado ine-impose kung hindi sa mga employer. So, gagawa ho ako ng susunod na video pag nakuha ko na ho yung consent nung mga kausap ko na tutulong ho sa inyo. Ha? Intayin nyo lang ho. Kontakin nyo ho yung mga numbers na nasa right upper hand corner nito para ho malaman ho ninyo kung ano na ho yung nangyari sa usapan. Meron ho silang pondo, mga aabot ho ng kulang-kulang na 400 million na pwede nating ipamahagi sa inyong mga empleyado. Yun ho yung number one. Yan ang magandang balita. Wala na kayong fringe benefit tax. Hindi pa kayo magkakaroon ng additional interest expense because kailangan nyo umutang sa banko para pautang sa empleyado nyo. Yun ho yung ating unang discussion, mga taxpayer kung minamahal. So, yung susunod ho nating discussion ay tungkol ho sa bago natin pag-usapan ho ang letter notice investigation, nagbibigay po ako ng libro, PDF lang po. Ayan. PDF. Ayon. Portable data file, PDF. Kung gusto niyo pong kumuha ng kopya, makapal-kapal ho yan, siguro mga 300 pages. Yung libro, eh, kontakin nyo lang po again yung number ko. Libre ho, walang bayad. Ginawa ko ho yung libro noong 2018. Existing pa ho yung mga gagamitin ho natin yan. So, ito po yung isang example ng letter investigation. Kung mapapansin nyo rito mga taxpayer ko,
currently conducting an LN investigation. Liwanag yan. LN investigation. Sino iniimbestigan? Yung nag-iimbestiga ay galing ho sa Quezon City. Sino iniimbestigahan? Isabela, ito ho yung seller at yung purchaser niya andi dito sa Quezon City, yung buyer. Huwag ho kayong magtaka mga ka-taxpayer ko, hindi lang ho yung buyer o yung subject matter ng LN investigation ang iniimbestigahan. Yung pinadalan din ho ng letter ay iniimbestigahan. Maliwanag ho yun. Kaya pag nakatanggap ho kayo ng ganitong letter, letter notice, ay mag-ingat ho kayo. At kung mapapansin ho ninyo, eh 2016 pa ho yan ang ino-audit. Nakakataka kasi in 2016 prescribed na ho yan. Pero ang LN investigation ho, hindi ho tungkol sa prescription. Tungkol ho yan sa tax evasion ng seller. So, yung seller, makikita nyo yung pangalan niya nandito. Yung buyer, dito nyo makikita yung pangalan. Nasa loob. Nasa body of the letter. At ang katakataka lang dito, mga ka-taxpayer kong mahal, gusto ko lang ipaliwanag sa inyo, walang laman. May total. Ayan. May total siya, pero wala siyang laman dito. Highly questionable sa akin itong bagay na to. Okay? So, meron ho tayong mga templates na binebenta. Sinabi ko nakasulat na ho dyan. You can buy template sa akin para makamura ho kayo. Okay? At tama ho yung sagot nyo rito. Kasi kapag nagkamali kayong sagot, tax evasion, either yung seller o yung buyer. Kaya dapat mag-ingat sa mga sasabihin, sa mga isusulat, mag-isip ng malalim. Think. Okay? Kung hindi kayo makapag-isip, willing po ang inyong tax specialista na mag-isip para ho sa inyo. Okay? May konti lang ho tayong professional pinasisingilin ho sa inyo. At ang huli po mga taxpayer kong mahal, kung nakikinig sa akin si Tony, ang mga kaibigan natin, meron ho kasing property dito sa Tagaytay City. Binibenta ho. Isa ho ako sa mga nag-o-offer na bilhin. Kasi ho sa Tagaytay City, mga ka-taxpayer kong minamahal, wala hong parke. Park! Parang Luneta Park! Rizal Park! Diba? Parang sa Manila. Gusto ko sana silang gawing flower park. Ngayon ho, nagka-crowdsourcing ho ako. Okay? So, yung mga employer ho na may problema, kung magbibigay ho kayo ng benefit, isama nyo na ho yung benefit na magkaroon ho ng earned depository yung inyong empleyado. Hindi ko naman sinasabi na mamatay na yung empleyado nyo, hindi. Let us think futuristic. Gagawa ho ako ng isang malaking earned depository dito ho sa Tagaytay City, overlooking Taal. Para meron hong dahilan ang mga kababayan nating Pilipino na puntahan, maging pasyalan, malamig. Hindi mainit na pasyalan. Kaya ang mga tao sa mall nagpupunta dito sa Pilipinas because mainit sa Pilipinas. So, kailangan dapat meron tayong pasyalan. Huwag na ho nating ipamigay yung 29 hectares sa mga oligarch, sa mayayamang tao. Tayong mahihirap na tao, mag-share-share tayo ng ating maliit na mayambag. Ang kapalit ho na ibibigay ko sa inyo ay lalagyanan ho earned depository. Parang ho yung columbarium, ganon. Magkakaroon ho tayo ng columbarium na ganon pero wala hong building. Okay? Kasi papanatiliin natin yung nature. Tataniman ho natin ang mga sakura, cherry blossom, at anong magagandang bulaklak. At dalagan ho natin ang pathway pwede natin gamitan sa bisikleta pero walang motor. Para tahimik ho ang kaisipan ng mga taong mamamasyal doon. Maging miyembro ko na ho kayo at sinisigurado ko sa inyo meron ho kayong earned depository next year. Kasi ho, nagre-raise na ako ng pondo. Tumulong kayo. Yan. Ang tawag ho sa ating forest. Forest talaga ho siya. Is paraiso. Doon ho natin ilalagay yung earn. Kung mapapansin nyo, ayan ho yung earn. Eh, gagawa tayo na sarili nating earn. Ito'y kinuha ko lang sa internet.
yung earn na yan, so gagawa ho tayo ng sarili nating earn. Ang tawag ko ay paraiso. So, sumama na po kayo para mabili ho natin tong property na to. Ako lang ho ay ingat yaman ninyo at tagtakapamahala nung napakalaking lupain yan na para sa pamilya mo, para sa'yo, uling hantungan ng mahal mo. Hindi ka na mag-isip, sagot kita! See you later.